The Sabbath. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for a short homily. Before I start our reflection, again, I would like to first warmly welcome you all, both those inside the shrine and those in the live streaming. The past week, we made a significant discovery. Kasi diba, since marami ng Filipino nagbabalikan sa physical masses, kumukunti na yung nag-live mass. Ang manatira na lang, karamihan, those nasa abroad. So sa mga nasa foreign, ano dyan, mga nasa labas ng bansa, I hope you're doing okay. At sa Pilipinas naman, yung mga seniors natin at mga walk-in at mga religyoso talaga mga Pilipino, but the rest are now going to the physical masses. May the Lord, through the power of the Holy Spirit who dwell on all of us, make us holy and whole in this Mass, para po after this Mass, we can share to others, especially to our family, how the Lord made us whole again in His love. Alam niyo mga kapatid, we needed to be whole, maging buo, sa Tagalog, buo at ganap. And only God can do that because His Word restores. Mahalaga maging buo at ganap para our life runs smoothly. So again, to all of you participating in this Holy Mass, may the Lord made you holy and whole. Para po sa ating pagninilay, we're going to dwell on two points. Una, yung only mercy can make a difference in our life. Kasi ang gospel book, di ba ngayon, napadaan si Jesus sa isang farm na may mga grain. At hindi nila talaga na ano, napigilan na hindi kumuha. Huwag nyo isipin na kumuha sila. Sa context ng Jewish culture, the poor people are allowed to pick grains. That's how to show justice. Kung sa Pilipinas siguro, lagyan pa ng bakod. Kaya they are allowed. Ang problema lang, Sabbat. The rule is, during Sabbat, no work. I can imagine gutom na sila Jesus. Kasi diba, sila Jesus ay, they are itinerant missionary, traveling from place to place. They must be very hungry. And ngayon naman, somebody saw them and notified them, you are violating the rule of the Sabbath. Ang sagot naman ni Jesus, the Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Ano ibig sabihin nito? Jesus did not disregard or disrespect the law. Pero siguro nakikausap siya kung pwede. In some situation, we have to be mild. Kasi love and mercy can truly change us. Ang batas kasi, ang mga batas, they can inform us and guide us. But only love has the power and spirit to change the core of man. To give you, how to illustrate this to you para mas maging maintindihan, only love has the power to change. I would like to tell you the story. Yung sinulat ni Victor Hugo na historical novel, Les Miserables. Sinulat ito 159 years ago na. Ang bida po dito sa novel na ito ay si Jean Valjean. Ang buhay ni Jean Valjean, nakulong siya for 19 years. Kasi yung di niya napigilan na hindi mangnakaw ng bread. Kasi ang sitwasyon that time, they were so poor. Namatay na nga yung isa niyang kapatid sa gutom. Ngayon, di niya naman sikmura yung kanyang bunsong kapatid, mamatay pa sa gutom. Eh di ba sa France, ang wala silang kanin but they eat baguettes. Yung tinapay sa labas lang. Ninakaw niya yun. Kaso naman, nahuli siya. So he violated the law. Dapat nga sana ang kanyang punishment short lang. Kaso lang si Jean Valjean, konbinsado siya na wala siyang kasalanan kasi he do it justifiedly para buhay na kanyang kapatid. So nag-attempt siya tumakas. Kaso lagi siya nahuli. Hanggang humaba ang kanyang
pagkakulong in about 19 years. Ngayon, day come na nakalabas na siya sa kulungan. Ang problema, binigyan siya ng yellow parole. Yellow parole, ibig sabihin niyan, bantay sarado ka talaga. Eh, kaso kung naka-yellow parole ka, takot sa iyong mga tao, kinasukloman siya, inichapwera ng mga tao, you have no place anymore. So, di siya makapagtrabaho. So, nagutom na naman siya. Sa sobrang gutom niya, nahilo siya, natumba, nadaanan siya ng isang bishop o pari. Yung bishop na yon dinala siya sa kanyang kumbento. Pinakain siya. Kaso habang pagkain ni Jan Baljan, nakita niya yung kanyang mga tinidor at kutsara gawa sa silver. So, na-tempt na naman siya. So, at night, dinakaw niya iyon, tapos nahuli siya ng pari, sinuntok niya pa. Tapos the following day, nahuli pala siya ng mga polis. Kaso ang kanyang excuse ay, hindi ko po ito ninakaw, binigay ito sa akin ng pari. Para to check, confirm na kung totoo ang sinabi ni Jan Valjan, pumunta yung mga pari, yung mga polis doon kay, sa bahay ng obispo at tinanong, o nahuli namin itong Jan Valjan at ang kanyang bag ay puno ng mga kutsara na gawa sa pilak at nakapalan sa inyo. At sabi dito ay binigay nyo daw. So we are here to confirm. Yun know ang sagot ng pari. Oo, binigay ko yan. White lie ang tawag doon. White lie. Oo, totoo yan, binigay ko. Tapos pinagilit niya pa si Jan Valjan. Ikaw talaga, anak. Nakalimutan mo yung lalagyan ng kandila na gawa pa sa pilak. Kinuha niya pa, binigay niya pa sa bag. Oo, itago mo yan ha. Para sa'yo yan. Iniwanan siya ng polis. What do you think kung sinubong ng obispo yung Jan Valjan na ninakaw? I think he will again spend 20 years in prison. Na nakaalis na yung mga pulis, sinabihan ng pari si Jan Valjan, "Son, I believe in you. There's still a better tomorrow for you. I forgive you now because I believe you shall have brighter ahead." You know that changed a lot the mentality of Jan Valjan to the point that he became good. He nag-work hard siya at nang yumaman siya, naging mayor pa siya, he became he served people around him. So ang tanong dito, friends, what made a big difference to the life of Jan Valjan and to many of us? Mercy. Kaya nga if you have time to look back in your life and remember the good things that happened to your life, I bet you, ang maalala nyo, the many times you were forgiven by people, the many times you seek for understanding and somebody understood, when you were so down and somebody lifted you up. So in opposite naman, who will you hate the most? When you look back and remember the people, when you were so down and you were still, when you were so hopeless and still discouraged you, when you feel so dirty and then told you are really dirty and nobody forgave you. Kaya nga, mga kapatid, please believe, God sent His Son not to condemn any one of us, but to embrace us of His mercy. And He sent Jesus Christ to make us holy and whole in this life. So continue to believe in yourself, in God, and in other people. So never get tired. Pangalawa naman, I would like to hang on kasi kanina physical hunger, nagutom si Jan Valjan. Ngayon naman ay spiritual hunger. Bakit ang tema natin hunger? Kasi nagutom yung mga apostoles. Apasis Jesus. Ngayon naman, if our soul is hungry, what do we need? We need the Word of God. Ang sabi ng simbahan, we can experience God in all things, in our friends, in our suffering, but we can intensely experience Him most in the written Word of God, meaning in the Holy Bible. Kaya kung pwede sana, pag yung lector namin nagbabasa at ang pari, can listen very well. Kasi sa turo ng simbahan, the moment you are reading officially the Bible, God Himself is talking to us. And in this way, gusto ko po ipasok, i-shout out ko na yung this coming Sunday ay pesta po ng simbahan ng Shrine of Jesus the Divine Word. Kasi ang pesta namin ay aming itinataon
sa kapistahan po o sa Sunday, National Bible Sunday. So again, on Sunday, January 24, ay fiesta ng simbahan namin at National Bible Sunday. Sa aming technical staff, paki-display nga po ng first poster natin. So makita niyo po dyan ang poster ngayon. Yan ang tema for this year ng Catholic Bishop of the Philippines. The Word of God Restores. At ngayon po palang taon, pinalad ang aming congregation ng ginawang Executive Secretary ay isang SVD na pari, si Father Arlie Yap. Ngayon, sabi po dyan sa poster na yan, meron silang tatlong activities on January 23, 24, and 25. Kung nabasa nyo ano yun, sa January 23, ang topic nila ay The Word of God Heals. Sa second day naman, The Word of God Unites. Sa third day naman, Transforms. What does this tells us? This tells us that the Word of God, the written Word of God, is living, buhay, working in us, and effective. Kasi yung the broken hearts are restored. People are healed, united, and transformed. Kaya nga po, sana this coming week, please have a time sana to take time to read the Word of God and to give you a illustration para how is real the Word of God effective and living. Yung pakiposting po ulit ng sa technical namin yung last printed copy ng Kerygma Magazine. Gusto ko talagang ikwento lagi ito, yung Kerygma Magazine. 2019 December, I was walking around sa isang mall. I saw sa stand nakalagay last issue of Kerygma. It made me sad. After 30 years of running the magazine Kerygma, they are closing it down. Only printed, kasi nasa online pa naman sila. Kasi ito pong Kerygma Magazine, if you see in the display, what made it so special, kasi they feature mga about Catholic life, about any other issues, pero may ang centerfold nila, buhay ng mga tao na dumaan sa maraming problema para mga personal testimonies. For 30 years, siguro I started reading it only when I was high school, pero elementary pala ako, nandiyan na yan. Tapos since na nagbabasa na ako niyan, kasi yung nanay ko nagbibili niyan, tapos sa school namin, sa library, lagi I always read people's lives. Dumaan sa pain, maraming traumas, some even abuses. But you know, ang lumulutang doon, not the story of pain, but the story of how God saved them. Stories how God transformed their lives. And sa tingin ko, for the past 30 years, they were featuring people's stories. That's enough a proof to all of us that indeed, when you come to God, you will never be left disappointed. At alam niyo, sa kakabasa ko ng mga story ng buhay ng tao dyan, may 6 stages ang tao pinagdadaanan. Una, when they face a trial, they feel shocked, frozen. Later, after being frozen, nagde-deny. And third, after denial, they felt lost, go to bad habit. But on the fourth stage, God intervened. Lagi, the Lord will always intervene. Siya na lang gagawa ng paraan. And fourth, God restores. Fifth, God will give the light. So just in case you are dumadaan po sa trial ngayon, where are you right now? And six, God help them to break the habit. They gain freedom, maturity, and growth. And last, ito pong mga for 30 years na nagsulat sa magazine ni Boss Sanchez, they too became leaders of their group. You see the stages. Ibig sabihin, God has a very big plan to all of us.
and suffering is only a small part of the plan. So kindly look at the big plan the Lord has in store to all of us, because His word has a transforming effect in the lives of believers, because the word of God restores. God bless everyone. Kindly rise as we continue our holy mass.